Hello. Okay. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Ito po, kakapasok lang na balita, kakatag lang po sa akin na marami pong kaibigan at na-confirm ako na rin po sa Facebook page po ni Toto Landero. Nakita na po si Toto Landero at ito po ang balita na ito. Nakita po si Toto Landero at ang kanyang bangkay ng dito po sa source po natin sa DGCast Negros at saka sa Boxing Be the Best po. Breaking news po, bangkay isang boksidor ang nalumos sa banwa sang ilog na recover na. Ginkumpirma sang Local Disaster Risk Reduction Management Office sang banwa sang ilog na nasapuan sa subong lang nga aga ng bangkay sang nalumos mga boksador na si Toto Landero. Ito actually po may picture po na pinich medyo hirap mag-report pag ganito kasi medyo nakakalungkot. Kakasama ko lang dito kay Toto Landero sa laban niya sa Umiega eh. So hindi po ganun kagandang balita. Ito po si Alvin Tayo po, nakasama ko rin ito sa training camp. Hindi po kagandang balita. So nakikiramay po kami sa mga kaibigan at pamilya po ni Toto Landero. Batang-bata pa po si Toto. Actually, medyo syempre hindi ito inaasahan na ganito yung mangyayari kay Robert Toto Landero. At let me just open up itong naalon po siya ng baha nung isang araw na i-report po natin na yun nga, hindi daw po siya nakauwi ng kanyang bahay at nag-post po na nag-aalala po ang itong kanyang may bahay at dahil nga naalon po ng baha. So taga Negros Occidental po ito at ito po ang account ni Toto Landero. At marami na pong nagpost ng rest in peace. So medyo hindi po kagandahan ang nangyari sa atin ngayon. Yes, yung huling laban po ni Toto Landero sa Park Mall, ito po si Alvin Tayo. Yung post niya, yun yata si Toto Landero Sa Park Mall po yung huling laban ni Toto. Kaya nagkausap pa kami nito ni Toto Landero. Binibuild up ko pa nga siya dahil nga matibay siya na bata, no? Napapag-usapan pa nga doon sa during that time, no? Na nako, mananakaw yan. Sabi ko, hindi mananakaw yung bata na yan kasi matibay yan. At saka yung ano, bata pa ito ha. I think it's only 26 lang yata si Toto eh. Medyo sobrang nakaka syempre na 26 lang yan si Toto Landero. Yung huli niyang mga nakalaban, pakita ko lang sa inyo sandali ah. Yung huli ng sandali, update ko lang to. Nakikiramay po kami. Ito yung record ni Toto Landero sa kanyang boxing career. Kina Sir Dante, sa asawa niya, rest in peace po, Mascovado. I mean, I enjoy this fight. If you look at his last fights, Christian Araneta, Mark Biseles, Melvin Jerusalem, Tibo Monabesa, Joey Lino, dalawang best pa nga kay Melvin Jerusalem. These are all great fights. These are all good fights.
misleading po yung record niyan. Talagang magaling na bata ito at magaling na boksingero itong si Toto Landero. So nakikiramay po kami, naalon po siya sa tubig na siya po ay parang nadala po na ng tubig. So I wanna just show you something. Yung aming huling interview ko po, no? Natagpuan na, nalunod, parang nalunod na yata siya eh. Natagpuan na sa ilog. Sandali lang po ah. Pakita ko yung huling interview na interview ko sa kanya. Pakita ko lang huling interview ko. Yung tatay namin po, dating amateur din. Tapos yung kuya ko, si Michael Landero, unang professional sa amin. Ako wala naman po akong balak pag-boxing dapat eh. Yung saka sa kinukonsider na pinakamagalong dito, minimum weight tsaka light flyweight. May laban po ako sa Jakarta, Indonesia po. Ang makalaban ko is Indonesian, si Tibo Monabesa. Pagkakang ko po noong 2015 is WBC Eurasia. Tapos umaban din po ako sa WBA World sa Thailand. Okay, inspirasyon ko talaga po para sa mga anak ko na pag-aaral ko mabuti pagtapos sila. Powcast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Ako pala po si Robert Toto Landero, taga Negros Occidental. Ang record ko po ay 11 wins, 2 lose, 2 draw. Ay, 4 lose pala, 2 okay. Draw, and 2 KO. Okay, may laban ka pare. Kwento mo naman sa akin kung saan yung laban mo at saka sino mga kalaban mo. May laban po ako sa Jakarta, Indonesia po. Ang makalaban ko is Indonesian, si Tibo Monabesa. Ang paglalabanan po namin ay WBC vacant. Light flyweight po. WBC vacant. Parang ito yung dati pa na dapat ano, dati pa 'to eh. Oo po. Kailan pa ba 'to? Schedule last year pa po. Marami nang postpone. Okay, dahil sa COVID din eh, no? Dahil sa COVID din po. Okay, ngayon tuloy na 'to. Tuloy na siguro. Wala okay. Lang. Tapos may belt 'to, WBC International Light Flyweight. Eh yung mga belt ba na nahawakan mo, ano na ba? Merong mga belt? Nahawakan ko po noong 2015 is WBC Eurasia. Tapos lumaban din po ako sa WBA World sa Thailand. Hindi po pinalad. South Africa, IBO World din. Hindi rin po pinalad. Ito na. Isa na namang belt na medyo maganda-ganda tong belt na to. Opo. Kumusta yung preparation mo? Anong pagkakaiba? Yun, maganda naman. Sa mga una kong, siguro, more experience pa kasi hindi naman ako dumaan sa parang nabigla siguro nung una. Medyo excited na na-over sa training. Kaya ngayon, yun, okay yung training ko. Okay. Pinagandaan namin na mabuti. Itong kalaban mo, ano ba pagkakakilala mo sa kanya? Pagkakakilala ko sa kanya, magaling din siya. Tapos last year yata nakita ko yung laban niya, natalo siya sa hapon. Okay. Okay. Knockout siya dun. Anong pinag-aaralan ko siya. Pinag-aaralan, okay. Ngayon, anong stage na ng training nyo? Nasa na kayo? Siguro nasa 100% pa kami. Oh, 100% na. Teka, 100%. Ano bang date na ngayon? March 27, dalawang linggo pa. Opo. Parang ganun. Pero, nag-ano na kami, conditioning na. Like, pababa na kami. Pababa na. So, nakailang sparring ka dito sa laban na to? Mayroon isang buwan din po ang nag-i-sparring. Nabibilang mo ba kung ilang rounds na sparring? Nagsimula po sa 6 rounds. Marami-rami na po. Pero nakita ko nila yung mga sparring mo, lalaki sa'yo eh. Ganun ba talaga? Opo, kailangan kasi wala akong masyadong ka-sparring na katimbang po dito. Mahirap manap ng sparring na katimbang. Okay.
So ngayon sinabi mo last time natalo ka over ano, kumbaga overtrain. Ngayon ayos naman, wala naman tayong problema sa sparring. Right on track. Ayos. Siguro, okay. Baka pala rin tayo. Kano ka importante sa iyo na ipanalo itong laban na ito ngayon na may belt? Importante po sa akin 'yan dahil sa career ko po, dahil din sa pamilya ko. Ilan taon ka na ba? 25 po. 25. Alam mo, isa ka sa kinukonsider na pinakamagaling dito. Minimum weight saka light flyweight. Ano masasabi mo doon ba? Parang isa ka sa tinitingala na boksingero. Yun po, masaya naman. Yun, pinagbubutihan ko pa na ano, na sa aking career na mas nagle-level up pa po. Okay. Para sa career. Pero light flyweight to, pero alam ko dati minimum weight ka. Ano bang pinaka-komportable mong timbang? Sa minimum po, okay naman dati. Pero mukhang nahihirapan na ako sa ano, pag abroad yung laban. Sa sinto, sa minimum. Okay. Masyado akong payat. Masyadong overload sa ano, reduce. Overload sa reduce. Tama na yung kondisyon ko sa ano, lightweight. Okay, hindi ka naman maliit sa lightweight. Malita ako konti, pero pagdating sa lakas, okay naman. Kaya. Kaya. Doon sa mga hindi pa masyado nakakilala kay Toto Landero, ako kahit paano kilala na kita. Anong klaseng boksingero ka ba? Paano ka lumaban? Ano lang, fighter akong lumaban. Pag kaya kitang knockoutin, na-knockout kita. Okay. Alright. Bakit ba nag-boxing si Toto? Ako nag-boxing po kasi yung tatay namin po, dating amateur din. Tapos yung kuya ko, si Michael Landero, unang nag-professional sa amin. Ako wala naman po akong balak mag-boxing dapat eh. Yung punta ko dito sa Manila is trabaho. Okay. Nung una kong punta dito is sa gym sa kapatid ko, machine si Michael Landero. Ayun, nag-training, tapos nag-sparring, bumagsak yung ka-sparring. Sabi ng mga boksingero, "Hey boy, boxing ka na." Ayun, nag-insayo, tapos nag-promote sila, si Boss Nazario. Ayun, lumaban ako. Pinalad naman, knockout ka ng kalaban, kaya yun. Hindi pala sinasadya. Hindi naman sinasadya na ano, na boxing talaga yung punta ko dito. Pero simula noon hanggang ngayon puro boxing na lang. Boxing na lang talaga. May iba ka pa ng trabaho? Ito lang. Ito lang po. Focus ka sa boxing talaga. Focus talaga po ako sa boxing. Okay. Itong laban na ito, very important sa'yo. Kanino mo dinededicate itong laban? Siguro po, dinededicate ko sa pamilya ko, sa buong pamilya ko. Okay. Inspirasyon ko talaga po. Para sa mga anak ko, na pag-aaral ko mabuti. Pagtapos sila. Okay. Hindi naman ino-overlook natin si, ano, no, si Tibo Monabesa. Pero lahat ng boksingero gusto maging world champion. Nakatry ka na. And itong pagkapanalo mo dito, naka-rate ka ba? Rated ka ba ngayon? Di pa? Sa WBC, di pa? Sabi nila. Sabi, nakita ko. Nilagay nila doon, number 23. Rated sa lightweight. Pero di ko alam kung rated ako eh. Okay. So I think itong pag nanalo ka dito, pwede kang ma-rate. Yun po. Pwedeng-pwede, no? Pwede. Yun. May choice po ako na ano, mabalik sa full title. Full title. Pinalad po ako dito sa laban ko. Sa lightweight ba, sino ang kinoconsider mo na isa division mo na magagaling ng mga boksingero? Magaling? Marami po. Halimbawa sa lightweight po, mga Hapon eh. WBC, IBF, Hapon din yung mahawak eh. Hindi ko lang gaano maano yung pangalan nila. Okay. Nakakalaban din nila ni ano eh. Jonathan Takoneng. Yeah, sila ni Indaga Sanman, si sino? Basta Hapon. Okay.
Alright, para hingi tayo ng suporta sa mga kababayan mo, mga kaibigan mo na panoodin ka sa laban mo or suportahan ka sa laban mo. Sa mga naghihingi pala ako ng suporta po sa mga kababayan ko, sa mga fans ko diyan. Sana suportahan niyo po ako sa laban, sa darating na laban ko sa March 26. Pala rin po ako sa darating ko na laban na okay. Maging champion. Okay. Sabi pala ni coach mo, Coach Carlos, ano, naghahanap daw kayo ng sponsor din? Yun nga po, sa gloves, kung naghahanap po kami ng sponsor na pang sparring na gloves kasi wala po kami, nasira na po yung ginagamit namin. Kung sino po mag, ano dyan, mabuting loob, pa-sponsor man po ng gloves. Paano kayo i-reach out? May Facebook ka ba? O ano, paano i-reach? Meron naman po. Yung Facebook ko po is ano, Robert Toto Landero. Yun. Okay. Alright. Meron ka pa gustong batiin? Okay na? Okay na po. Wala na. Alright. Good luck, pare. Alright. Yan po yung huling personal na interview ko po kay Robert Toto Landero sa mga kakarating lang po. Very unfortunate and bad news po sa Philippine boxing. Pumanaw na po ang boksingero na si Toto Landero na kita na po ang kanyang bangkay doon po sa ilog na kung saan po ay allegedly doon siya na nalunod dahil nga po sa pagtawid po. So kung kayo po ay may gustong iparating kay Robert Toto Landero, pwede po kayong mag-reach out sa kanya, kaya sa kanyang asawa. I think hawak po ng kanyang asawa ang Facebook page niya. At this is just a tribute to Toto Landero, 26 years old, gone too soon. Sayang. Anyway, pakitaan ko lang kayo ng ilang pang video ni Robert Toto Landero. Siya po ay nalunod po sa tubig po sa Negros Occidental. Okay, so anyway, Powcast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Oh, ala por nila. Kapatid niya ba si ano? Ariel. Ooh. Toto Landero and La Porvina. Sparring. Toto Landero po will be fighting sa Indonesia sa darating na March 27. Coach Carlos, March 27? 26. March 26 po. Yung coach niya, busy po doon. Ito po ay nagaganap sa Lorde BF. Lorde Plus. Uy, sakul. Ito yung magandang mga sparring. Toto Landero pa yung nakaitim. 11 wins, 4 natalo, 2 tabla. Maskabado ang tawag sa kanya. Bakit nga ba maskabado? Thank you.
panahuli siya. Apat lang. Okay. Okay. magandang araw po. Ibabalita ko lang po uli. This is our tribute to Toto Landero, 26 years old professional boxer na nabawian po ng buhay. Siya po ay nalunod po sa ilog po sa Negros Occidental. Sa pagtawid po sa ilog, siya po ay parang naalon po. At ngayon po ay kani-kanina lamang po ay natagpuan po ang kanyang bangkay na wala na pong buhay po, at yun po, humihingi po ng tulong siguro si Robert Toto Landero. Ka-message ko po ngayon na I think ang kanyang asawa po itong nasagot, at humihingi po ng tulong na kung meron po kayong mga financial na gustong ipaabot sa kanila ay maaari pong hinihingi lang ko po yung kanilang GCash account para masendang ko rin po ng tulong. Sandali po ah. Sabihin mo po, pag humingi ako ng tulong sa difference para sa kay Toto kasi wala akong panggastos para sa bangkay ni Toto dahil pang naipon at hindi sapat tatlo anak ni Toto, poor babae, pangatlo ah, sa siyatang ko, si Ray Antono. Send GCash number para ma-advertise. Mapadala
Sige lang, kinukuha talaga kita kunwari, nanonood ka. Parang kunwari, ano, cinematic ba? Kausap ko po si Rayan. Alright, ito po si Toto Landero at Ariel La Pormina. May laban po sa March 26 sa Indonesia against the WBC International. Hingi ko yung GCash para makapagpadala din kayo, so, no? Kung gusto nyo pong humingi ng tulong sa kanya. Pa-comment po, anong tingin nyo sa mga boksingero natin? Nakita nyo yung sparring? Anong tingin nyo sa sparring? Sandali, ah. At pwede na ba ito? Okay. Okay po. Sayang, rest in peace. Ito, kausap ko po yung asawa po ito ni Toto Landero. So sa mga gusto pong humingi ng tulong, maaari pong magpadala na lamang po diretso sa kanya. Hinihingi ko po yung GCash number ngayon para makapagpadala din tayo. Online ko lang po, Messenger, sito saglit lang po, FB to eh. Sandali lang. Ah, hindi, send mo lang sa akin, send mo GCash para masabi ko sa mga tao, sabi ko sa mga tao kung saan magpadala, dala ng pera. Champ Toto, maari man na wala ka na sa mundo pero nakatatak sa amin ang mga magagandang mong laban. Tama. Kausap ko po ang asawa, nang hingi ako ng ano, ng GCash para masenda natin. At humingi po ng tulong. Ang sabi po niya ay tulong financial po, kasi wala pong panggastos para sa bangkay ni Toto dahil maliit lamang po ang naipon ko at hindi sapat. Tatlo ang anak ni Toto, puro babae. Pangatlo ang nasa tiyan ko. So, yun, may tatlong babae. Hintay ko yung GCash. Actually, hindi ko naman po pinapublic lahat ng mga tumutulong sa aking natutulungan akong boksingero. Hindi naman po kasi ako mayaman. Sana mayaman ako, mas marami po tayong matutulungan. Meron din po tayong mga problema at sa totoo lang, hindi talaga tayo mayaman. Kala lang ng mga tao na mayaman tayo. Pero hindi po. Kaya nga po nagtatrabaho tayo, talagang nag-grind, nag-hustle tayo para po sa kinabukasan din po ng pamilya. Gaya po ng kinagawa ni Toto Landero sa kanyang pagbaboxing at sa lahat po ng mga tao po na nag-grind, whether boxing man o hindi, ay ganun talaga. We all have to hustle para sa ating pamilya, para sa kinabukasan ng ating mga anak. Alam ko, marami naman dito sa atin. So ito, sinad na. Pwede ko sabihin ko sa live ko to, Ha? Oops. Padala. Kasi wala po akong wala kang GCash. Ox, padala ko na. Padala ko muna siya agad. Kalimutan pa eh. Ako namang una. May pera pa ba ako sa GCash? Sandali lang ha, guys. Dalang ko lang. Sir, pa-post mo. Yes, wala daw GCash yung asawa, so kare ng binanilagay na GCash eh. Sandali, sandang ko lang muna. Shock, wala pala akong pera sa GCash. Ha. Sandali, dalang ko muna. Bilis ng pera. Bilis.
currency. Pus ang pera ko sa GCash. Okay. Okay. Okay, sasend ko na yung sa GCash. Nauna na ako sa inyo. Nagpadala ng tulong. Sa mga gusto pong tumulong kay Toto ay ito po. Send financial help to Toto Landero. Teka lang, galing ko lang itong send financial help to Toto Landeros. Ayusin ko lang ha para GCash. Okay. Okay, so again sa mga kakarating lang po siguro tapusin ko na rin ito for now, and then we'll just do some tributes to Toto Landero. Sa mga gusto pong tumulong po kay Toto Landero ay pwede po kayong magpadala sa kanyang asawa po na si Rayan, pero wala pong si Rayan eh, walang GCash, so ginamit niya po ang pangalan na currency. So 0910-994-9007. Ulitin ko po ah. Kasi kakat ko na lang to kasi gagawin ko ng separate para sa mga gustong tumulong. Anyway, again, isa pong hindi kagandahang balita, nakita na po ang katawan ni Toto Landero sa ilog po sa Negros Occidental na wala na pong buhay. At ito po ay kinumpirma na kanyang asawa, kanyang may bahay na aking pong kausap ngayon. Rest in peace po, 26 years old lang po si Toto Landero, nakakalaban lang po niya sa Cebu, nakasama po natin. At humingi po sila ng tulong. May tatlo pong anak na babae itong si Toto Landero. Wala pong GCash si Rayan, so sabi niya iisan na lamang po sa GCash number 0910-994-9007. Currency po ang pangalan ng GCash na yan. So isendan nyo lang po kung gusto nyo pong tumulong sa pamilya po ni Toto Landero. Yan po yung ating hindi kagandahang balita. At sana po matulungan nyo po. Okay, magpapaalam na ako at maraming pa rin kailangan gawin. Pero rest in peace po at nakikiramay po kami sa kaibigan, kamag-anak at sa lahat po ng kakilala kay Toto Landero. God bless po and rest in peace po sa inyo lahat. Again, 0910-994-9007. Tama ba? Okay, pumasok naman. Okay na. Salamat po. Thank you po.